merienda. Sir, nakuha niyo na po yung ano, email ng sales. Oo, ito nga, nitignan ko. Tawagin mo nga sa akin si Juan, si Chintoy, sa sales, si ano, si Ruben. Si Ruben. Sige, text ko na po ngayon na. Sige. Thank you sa ano, merienda, ha? Okay na, sir, na-send ko na. Okay. Pits, may sasabihin sa... Hello? Oh, Ruben, oh. Oh, nabasa ko to report mo, oh. Baba ng benta natin sa South, no? Hindi, may nabaltaan ako, kakompetensya natin to. Ano ba yun? Ano, oh. Oh, nakita ko yun. Oh, sa magazine. Oo. Oh. Eh, sa South pala sila nagbukas, no? Oo nga. Nasa mall lang dati yan, di ba? Oo, oh, parang... parang nagpatikim lang. nung una nga, akala ko ano lang. Akala ko napasubo lang sila eh. Hmm. Hmm. Oo, pero napansin ko, nitignan ko sa record, oh. Kinakain yung market natin. Oo nga. Kaya nga, yun. Oo. Oh, dapat i-address natin yan. Oo. Oh. Eh kung hindi, eh, lalamunin tayong buo niyan. Oh, kaya nga, pag-usapan natin. Nahirap na at medyo kwan eh. Medyo mainit ang kompetensya. Kaya nga, oo, oh, yung ganyan. Oo, oh, mukhang matapang eh. Oo. Oh. Oh, pero hindi. Bahala na, di ba? Magkaubusan na. Oo. Oh. Okay, sige. Sige, bye-bye. Mukhang problema yung pinag-uusapan. Ay, oo. May kakompetensya nandun sa South. At ano, mukhang bumaba yung benta natin dun eh. Dapat yan. Maagapan. Mahirap maunahan. Kaya nga, hindi sinasa... Sa pagkain ko dito? Sa'yo ba yun? Oo! Tinira mo? Eh, akala ko ayaw mo na eh. Sabi ko sa'yo, agapan mo. Mahirap maunahan, di ba? Sana okay lang kayo, Aling Linda. Nanganak lang po kasi yung ano eh, gumagawa sa kuko ko. Bata pa ako. Huwag mo na akong pupuin. 45 lang ako. At saka, yung gumagawa sa inyo dati, kilala ko yon. Si Helen, nagkaanak na yun. Pero, walang asawa. Mm. Oh, sige. Linda, simulan mo na, ha? Oo. Baby, tawagin mo si Maria. Baka gusto niyong magpa-pedicure. Libre ko kayo. Pagkalas ko dito kayo naman. Sayang naman, ma'am. Kakalinis ko lang kuko ko. Ay, ma'am, ako po. Papalinis ako. Libre niyo. Oh! Yay! Ma'am, iwan ko lang muna itong susi sa inyo. Lalabas lang po ako sandali. Oy, Robert, baka gusto mo ba pedicure? Libre ko. Please. Ah, ma'am, salamat na lang ako. Naku! Huwag ka nang mahiya! Sige na, minsan lang to. Alam mo naman kuripot si ma'am. Salamat, ha. Oh, huwag ka nang mahiya! Sige ho. Teka. Uy, teka muna. Patingin ang paa mo. Iba kasi ang presyo ko pag lalaki. Mm. Ah. Ah! Ano yan? Ano yan? Hoy! Manikurista ako, no? Hindi ako hardener! So, eto yun. Simbo. Opo, sir. Yan po yung property na sa labang na pwede natin lease out. Actually, kung gusto niyo po talaga ma-boost yung production distribution natin sa South, kailangan po natin talaga ng lugar dyan sa Alabang dahil syempre, malapit po tayo sa Cavite, sa Batangas, tsaka sa Laguna. Mm-hmm. Tsaka doon rin po tayo mababa eh. Oo nga eh. So, pwede rentahan to ah? Nakausap yung may-ari? Oo, opo. Actually, wala naman pong nakapaskil eh. Oo. Nakausap ko po yung may-ari, na-convince ko na siya, nakwento ko sa kanya kung anong paggagamitan natin. At yun rin ho, nakwento ko rin po yung tukol sa inyo. ano sabi niya? Actually, ayaw po kasi mapag-negotiate sa akin eh. Gusto po ata kayo makausap. And gusto rin po kayo makilala.
Oo, bawso niyo. Bakit hindi? Sige. De, ano, gawin mo, mag-set ka ng appointment, tapos ako na makipag-meeting. Ako na makipag-usap. Ha? Okay. Okay. Sige po, sir. Oh, sige, sige. Okay. Sige natin. Ano? Okay ba yan? Ano yan? Eh, yung lugar, yung nasa picture. Ano yung picture? Yung nasa computer. Asa na? Pits, nawala eh. Nawala ba? Ano ba pinindot mo? Pambihira ka naman. Kanina yung kape ko tsaka tinapay. Pati ba ng picture, tinira mo? Sobra ka naman? Hindi eh. Kada lalapit ka kasi may nawawala eh. Pits, may ilalapit sana talaga ako sa'yo eh. Nawawala yung tricycle ni tatay. Oo! Kita mo na! Kada lalapit kami, nawawala nga! Eh, hindi ko naman kasalanan yun, nanakaw eh. Pesiram ako sa'yo ng pera. Bibila kong bago. Hindi nakakapasada si tatay. Oo na, sige. Kano? 120,000 pesos, Pits. Oo, sige. Lapit mo doon kay Cherry sa kahera at sa nakausapin mo. Oo, oh, sige, sige. Excuse me, sir. Okay. Ito na yung round two. Kape. Excuse. Thank you, Janice. Hindi po. Ibili ka pang tricycle. May Facebook ka pala. Matagal na. Bakit naman hindi kita nakikita? Binlock kita eh. What? Bakit naman? Bakit naman hindi? Lalabas na ba si Didi? Kanina pa ako naghihintay. Nasa kusina. Bakit hindi pa siya lumalabas? Alam ba niya nandito ako? Oo naman. Kaya nga hindi siya lumalabas eh. Ay, Didi! Hi! For you. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Wala. I thought maybe you'd like to have lunch? Ayoko. Wala akong gana. Oh. Ma, may food ba tayo? Gutom na ako eh. Nakakala ko, wala akong gana. Eh pagkasama kita, nawawalan ako ng gana. Ma. Mm. Sabi ko, wala ba tayong pagkain? Hindi pa ako nakaluto. Dahil na naman dyan. Manaman, pagkakisi mo yan ang inatupag mo, ah. Nasaan ba yung cheesecake na gawa ni Elsa? Nakain ko na, ubos na. Ha? Manaman, ba't mo kinain? Akin yun, eh. Walang pagkain, eh. Di pa ako nakaluto. Manaman, alam mo naman, paborito ko yun, eh. Ang gusto mo, ibili na lang kita ng cheesecake. Ayoko. Hindi ako mahilig sa cheesecake. Pero iba talaga yung kay Elsa eh. Yun nga lang kinakain ko eh. Wait! Kung magpapagawa ko ng cheesecake kay Elsa, you go out on a date with me? Sige. Alright! Sana good mood si Elsa. Sa inyo. Kuyang si Linda, minurder yung paa ko. Tingnan nyo. Ay, sandali, ma'am. Diyan lang kayo, ma'am. Inis. Oh, ma'am, maupo po kayo dito. Thank you. Maria, ikaw, kamusta yung paa mo? Okay naman po. Buti ka pa. Eh, ganun po ata talaga eh. Ang alin? Hindi, kasi may kasabihan po na pagswerte sa pera, malas sa paa. Anong klaseng kasabihan yun? Meron bang ganun? What? Tama ka na nga, Maria. Baka pati ulo ko sumakit dahil sa'yo. Good morning, ma'am. Ah, eto na si Boy Luya. Sobra naman to si baby. Pero bakit? Eh di ba nga, kaya tinanggihan ni Linda yung pabo kasi parang luya. Nagpalinis na ako eh. Nahiya ako sa inyo eh. Oh. Uy, pati nga. Gusto niyo makita? Oo. Dali ah. Ayip. Gusto ko lang naman talaga magpa-pedicure eh, pero tingnan nyo yung nangyari, oh! Yeah. Eh, ma'am, ganun po talaga yata yun eh. Ang alin? Pag swerte sa pera, malas sa paa. Oh! Kita nyo na, sabi ko sa inyo eh, oh! Ah!
nangyari? Ah! Aray naman! Sabit ko eh! Aray! Tingnan mo yung ginagawa mo! Bakit ano ba nangyari? Hindi mo ba nakikita yan? Ah! Ano nangyari dyan? Minarder nung supladang manikurista! Minarder? Gusto ko paimbestigahan natin kay Mike Enriquez. Pero magpatawa, no? Hindi naman nakakatulong. Ay, wala. Ako, gumaan lang yung pakinggan. Huwag kayo dito! Tatamaan ako! Bakit, Nay? May sugat ako sa paa! Masakit! Nay, ano po nangyari dyan? Nasugatan naman ni Karista. Huwag na nga muna kayo doon. Ganoon muna kayo. Tagugulo nanay nyo. Baka, ano, labas muna kayo. Ay, tingayin muna ko! Ay! 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 Ano ba? Doon! Ang daan! Doon ang daan! Ganito, ano magagawin ko? Ay, teka, sandali. Salamat. Kanina ko pa nga hinihintay na... Hindi, naapa kami ang bag ko eh. May importante akong gagawin eh. Sige, maiwan muna kita. Anoin mo nang maigin. Hindi na nga. Ruben, kumusta yung ano natin? Yung meeting natin dun sa... Sino yan? Si Mr. Absede ho. Oo. Okay na po. Na-schedule ko na po. Ah, talaga? Opo. Ano sabi? Okay ba siya dun sa ano? Sa offer natin? Hindi ko masabi. Nakusap ko po yung anak niya. Sabi ko, pakisamahan na lang, tsaka bulayin na lang ng konti. Mabait po yung anak niya, madali kausap. Pero, mag-decide talaga yung matanda eh. Okay, si Mr. Absede ah. Mukhang mahirap kausap, pero madali ispilingin. A, B, C, D. Bakit ganun yung sabi nung, ano, nung anak? Bakit bula-bulahin, pakisama? Ano ibig niyo sabihin? Sabi po kasi nung anak niya na medyo hindi talaga typical businessman si Mr. Absede. Kung gusto ka niya, pipirmahan niya kagad yung kontrata. Okay. Pero kung nainis po siya sa inyo, nako, kahit anong i-offer ninyo, hindi siya papayag. Tsaka, sir, nakita ko po siya eh. Talagang hindi mukhang businessman yung dating. Polo lang po, tsaka lagi naka-chinelas. Chinelas? Maganda yan, sir. Ang gawin nyo, chika-chikahin nyo lang para mapapayag nyo. Anong chika-chikahin? Kapagkwentuhan. Kumbaga, pagdating nyo doon, huwag nyo na lang po kagad i-discuss yung tukol sa lote. Makipagkwentuhan lang muna kayo. Sir, ikwento mo sa kanya yung tungkol ko sa pagkakapanalo mo sa loto, kung paano ka nanalo, para ma-relax siya agad sa inyo. Tapos, maganda pa niyan, bilan natin siya ng gift. Bilan natin siya ng chinelas. Di ba? Meron akong alam na magandang bilihan ng chinelas. Ano to? Yung pinag-uusapan natin, hindi basta-bastang tao to, ha? Hindi porke ganun ang suot, ganun na kagad ang pagkataon niyan. Ano yan? Negosyanteng matanda yan. Professional yan, ha? Hindi basta kung sino-sino lang. Eh, suggestion mo, okay, sige. Pero kami na ni Ruben na bahala, okay? Salamat na lang. Ma! Ano? Tigilan niyo na nga yan. Makipag-usap naman kayo. Ano ba ginagawa niyo? Facebook? Twitter? Ayan. Ay, wag ka nga. Ito mo may ginagawa eh. Naglilibang lang naman ako. Umanap ka na lang na mapaglilibangan mo para hindi mo ako iniistorbo. Hello. Kanina pa ako nandito eh. Wala namang pumapansin sa akin. Hindi yan. Ano ba yan? Sino maka-text mo? Hindi to text. Kick to. Ano ang kick? Parang text, pero iba. Parang ano? Parang kick. Ang kick ay isang instant messaging app para sa mga smartphones. Ganyan ito sa iPhone, sa BlackBerry, Android, or mga Nokia phones. Uri ito ng pag-chat online using your smartphone.
Bali, text messaging, di ba, SMS. Nag-bye tayo para makapag-text tayo. Ang Kick naman, internet lang kailangan mo. So, kahit nasa ibang bansa ang kausap mo, pwede ka mag-text sa kahit sino tao, basta may internet sila, at meron din silang Kick. May bayad yung text message niya, gabayad sa telco. Itong Kick, basta nakakunik ka sa internet, Wi-Fi or 3G, mga ganyan, magagamit mo siya. Pwede kang mag-text, pwede kang mag-send ng video, pwede kang makipag-usap. Basta ang kausap mo ay may Kick at may internet din. For me, yung advantages ng paggamit ng Kick ay una, yung kapag yung kausap ko, hindi niya alam kung nasan ako, pero pupuntahan niya ako. Pwede kong i-share yung exact location ko. Tapos, pwede akong mag-send ng files, photos, music, videos. Tapos, andun yung ano, sobrang helpful yung ano, yung pag sinend mo na, alam mo nang na-send, alam mo na rin kung kailan nabasa, alam mo rin kung kailan siya nagta-type. Once na-connected kasi kayo sa internet, automatically pwede nyo nang gamitin yung Kick eh. So, kung different networks kayo nung mga ka-text mo, or mga kausap mo, wala na siyang bayad. Di! Tama na yung Kick na yan. Nandito naman ako eh. Pansinin mo naman ako. Gusto mo na kausapin kita? Siyempre naman! Nasaan na yung cheesecake na pinagawa mo kay Elsa? Kalimutan ko. Pag may dala ka ng cheesecake, tsaka na lang kita kakausapin. Pero habang ngayon na wala pa, babalik muna ako dito sa pagkikik. At kapag kinulit mo pa ako, ikaw na sisipain ko. Maliwanag? Sure. Kick out ka, no? Elsa! Elsa! Dahan-dahan ka, ayun pa ako. Wow! Wala rito si Pitoy ng kailangan mo. Eh, hindi naman siyang pinuntahan ko eh. Ikaw ang sinadya ko. Ako? Oo, ikaw. Elsa. Favor naman, oh. Nako, Tommy, wala akong panahon sa mga favor-favor na yan sa ibang araw ko na bumalik. No, ang ibig ko sabihin, actually, ako mag-offer sa'yo ng favor. Ano? Ako ang bibigyan mo ng favor? That's right. May kaibigan kasi ako na may-ari siya ng coffee shop. At saka, may kwento ko sa kanya yung kung gaano kasarap yung cheesecake mo. And Elsa, he's very, very interested. Ano mo nalaman? Nabigyan na ba kita ng cheesecake ko? No. Paano mo nasabing masarap? Nalala mo, binigyan mo si Didi, pinitikin niya sa akin. Ever since then, hindi ako makatulog. I've been dreaming about your cheesecake. Talaga hindi ko siya makalimutan. Sarap talaga. Talaga? Yeah, and it was only one bite, ha? Ganun kasarap ang cheesecake mo, Elsa. Oh, ano naman yung tungkol dun sa coffee shop? Well, what coffee shop? Of course, my friend's coffee shop. Well, gusto matikman ng kaibigan ko yung cheesecake mo. At kung magustuhan niya, at wala namang dahilan kung bakit hindi niya magugustuhan yung cheesecake mo, hindi ba? He will get you as a supplier for his coffee shop. This is going to be the start of your cheesecake business! Gusto ko yan. Oh! Gusto ko yan kasi matagal ko na talagang gustong maging negosyo yan eh. Okay, so what are you waiting for? Yung paa ko nga, masakit, namamaga. Alam mo, tutulungan kita. I'll be your assistant. You can ask me to do anything. Basta, importante, gumana tayo kagad. Hindi ba pwedeng paggaling na lang ng paa ko? Hindi. Dahil kailangan ko nabigay kay Di... Sa kaibigan ko dahil... Because he's leaving. That's right. He's leaving at gusto niya maayos lahat bago siya umalis. Tingnan ko. Huwag mo natingnan, Elsa. Utang na loob. Do us a favor, please. I beg you! Ay! Sal, may Kick ka na ba? Wala. Ano, Ben? Application yung sa phone. Parang text pero mas cool yung. Dami ko na mga kakik na girls eh. Talaga? Oo! Oh. Ay! May kakik ako bagay sa'yo. Si Kick Girl. Gusto mo yan? Bakit naman bagay sa akin?
Eh kasi tol, parang si Erica lang. Di matangkad. Hulo ka. Basta tol, i-download mo lang tapos i-add kita para makita mo. Ayos ba? Sige, sige, sige. Sige yeah. Na. Sige na. Boss mo muna. Okay. Ganto yan. Dito sa lamesa ko. Doon mo na ilagay yung kontrata para dadamputin ko na lang, ha? Okay, nireview mo na yun, ha? Oh, sige. Oh, sige, sige. Okay, bye-bye. Oh. Lumalala na yung paa ko, eh. Ah, talaga? Ito, dapat pa, ano, pa-doktor na natin yan, ano? Oo nga, samahan mo ko. Oo. Ngayon, ha? Eh, baka hindi pwede. May, ano, eh. May importante ako meeting ngayon. Naalala mo si, ano, si Mr. Absede. Eh, ngayon yung meeting namin. Pag hindi ako sumipot, baka magalit, eh. Bukas na lang, ha? Ito, eh, parang hindi ko na kayang ipagpabukas to. Ang sakit na, eh. Ano? Uminom ka na lang ng painkiller para mawala yung sakit. Tapos, bukas na bukas, sige, samahan kita. Punta tayo sa doktor, ha? Okay, kailangan ko na umalis. Malilate na ako sa meeting, eh, ha? Okay? Basta bukas, ha? Bukas, promise, ha? Mabigla, baka tumanggi pagkat kita niya masyadong mahal. Medyo okay naman po. Medyo sir, may oras pa naman. Baka gusto mo pabili ng chinelas. Chinelas? Ano chinelas? Para saan? Di ba para kay Mr. Absede? Meron niya akong alam na bibila ng chinelas, mga magaganda. Janice! Okay na! Okay na! Ha? Diba sabi ko sa'yo, ano to business meeting to? Dito basta-basta chika. Tigilan mo ni chinelas na yan, okay? Ha? Sir. Sir Absede. Good morning. Opo po kayo. Pipito man na loto po. Sede, bali na email na ho namin yung proposal. Pero may hard copy po dito. Yun po kasing property na tinitignan namin. Napansin na napaka-formal nyo naman. Akala ko narito tayo para mag-tsikahan. Mamaya na yan. Mamaya na. Nauhaw ako. Waiter! Sir, ako na po. Waiter! Waiter! Simulan na natin. Paano sisimulan nga? Hindi nga pwede. Sakit-sakit ng paa ko. Eh, lalong lumalala. Gusto ko na nga ipadoktor eh. What's the problem? Ipadoktor mo? Wala akong kasama. Wala si Pitoy. Wala rin si na baby. Ako? Nasama ko kita. Ano? Oh, alam mo naman, I do everything for Didi. You know, for the project. Oh, halika na. Halika na. Sige na, huwag ka na umiyak dyan. Halika na. Sige na nga. Oh, good, good. We're in business. Come on! Alis ka muna. Tulungan nga kita eh. Sama pala, no? Ah, right ko. Okay? You okay? Okay. Okay, let's hurry. Okay. Kaya kwantuwa yung asawa ko tsaka yung anak ko. Mas de, kinlaim na namin yung pera. Biruin nyo, grabe pagkakapanalo namin sa loto, 700 million pesos. Di ba, no? Di ba, dala sa kinekwento niyo. Alam mo, Pipito, I like you. Ay, salamat po, salamat po. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Naaalala ko paano nag-umpisa ako sa business. Sige, tuloy niyo. Naaalala ko paano nag-umpisa ako sa business. Ay. Naaalala ko paano nag-umpisa ako sa business. Ano yung naaalala niyo? Naaalala ko paano nag-umpisa ako sa business.
Hello? Oh, nandito po siya. Apo. Sir, si Elsa po. Emergency daw. Kasesya na. Emergency. Titoy, nandito ako sa ospital. Kailangan daw ma-operahan yung pa ako. Ha? Mayroon agad? Oo, ay grabe daw ang infection eh. Natatakot ako. Eh, sino kasama mo? Si Tommy. Si Tommy? Tommy Jones? Oo. Titoy, pagdasal mo ako ha. Oh, nandito na yung doktor. Si Tommy ang kasama... Hello? Hello? Ready na kayo, Mrs.? Ah, oh, okay. Eh, ngayon na ba talaga, Doc? Hindi ba masakit yan? Eh, Mrs., kailangan na talaga. Pero huwag ka mag-alala, i-anesthesia ko lang naman para hindi ka mahirap. Huwag ka mag-alala, kumapit ka na lang kay Mr., ha? Ay, hindi ko sasama! Okay. Nurse? Thank you. Pasensya na ho. Mrs. Mo. Oho, eh, emergency. Anong problema? Na-hospital ho eh, operahan. Ha? Bakit? Ano ba nangyari? Yung na-infection mo yung paa kasi na-sugatan mo ng manicurista. Pero okay lang ho, wala naman. Anong okay? Na-experience mo na ba ang ma-murder ako ko? Hindi pa ho. Wala namang... Alam mo, kaya ganyan lang ang reaction mo eh. Hindi mo pa na-experience ang ma-murder ng kuko. Hindi mo alam ang sakit. Hindi mo alam ang hakbi. Hindi mo alam ang hinagbis. 50 years na ako nagpapalinis ng kuko. At alam ko ang sakit na naramdaman ng asawa mo. Kaya, Pepito, puntahan mo siya. Kailangan ka niya. At para maramdaman niya kung gano'n siya talaga kamahal, dangal mo siya ng chinelas! Oh, ano ba hinihintay mo? Apo. Tumakbo ka na. Apo. Kung gusto mong magbunga ng mabuti itong usapang ito. Apo, apo, apo! Apo. Ara! Ara! Elsa, hindi naman sinasadya yung... Hindi, Elsa. Talaga yung property ni Ms. Rebsede. Pwede pa naman yung lugar. Sabi sa inyo, sir, eh. Kung nakinig lang sana kayo sa akin at binigyan natin siya ng chinelas, sana nagkapirmahan na kayo agad. Hindi na yun yung binoproblema ko, eh. Yung lugar, makakahanap ulit tayo ng ibang lugar, eh. Yung sales, mababawi natin yan. Pinoproblema ko ngayon yung asawa ko. Hanggang ngayon, galit pa rin sa akin. Di, sir, regaluhan nyo. Ano na naman? Chinelas na naman. Ano ba? Wala ka ba may sasuggest kundi chinelas? Bae, ano bang sabi ni Mr. Absede? Di ba yun din naman? Chinelas. Tama. Ay, naku, sir. Kung gusto nyo, sasamahan ko kayo. Total, sinabi ko nga sa inyo, meron akong alam na bilihan na magagandang chinelas. Sige na nga. Total, wala namang mawawala sa akin. Saan ba yung bilihan na yan? Diyan lang, sa mall. It's cheesecake time! Pwede ba tayo gumawa ng cheesecake? Hindi pa! What?
pinaayos na natin yung pamo, ha? At saka baka hindi na ako pansinin ni Di ng kaibigan ko kung hindi ko dalhin sa kanya itong araw na ito yung cheesecake mo. Kaya ko namang gumawa, kaya lang yung ingredients. Ako na bibili. Hindi ko ipagkakatiwala sa'yo yon ingredients na mga yon. Ha? Kailangan akong pumili. Okay. Sasamahan kita. Saan ba binibili itong mga ingredients na ito? Supermarket. Saan supermarket? Diyan lang, sa mall. O ano? Ready ka na bang makita si Cake Car? Una, sige na. Alam mo, ang galing mo. Bakit? Paano mo napapahig makipag-eyeball yun? Eh, ako nakailang yaya ako dun, ayaw pumayag. Eh, kasi naman yung ginamit mong username, Doraemon. Eh, huling-huling isip bata ka eh. Cute naman ah. Bakit ikaw nung ginamit mo? Simple lang. Konyo. O, diba? Hanip! Woo! O, saan tayo, Konyo boy? Diyan lang, sa mall. Ba intindahan ng Chinas ang sinasabi mo? Ay, hindi dito yun, sir. Doon pa. Tago kasi yun. Pero maganda talaga paninda doon. Oh, sige. Tara. Okay. Nasigit ba talaga? Huwag ka na magtanong. Okay. Well, hello. Oh, Mrs. hello, Manalo, doktora. Oh, nakakalakad ka na pala. Oh, sabi ko sa'yo, di ba? Minor lang naman yan eh. At saka mas mabilis gumagaling pag ang asawa nag-aalaga. Ay, hindi ako sa asawa! Tinutulong ko lang siya. Okay. Konyo? Kick girl! Ah, Elsa. Sorry ha. Pero, sisiyara mo na ako, pwede? Sige. Sige. Iwan ako ito nito, ha? Dito lang. Yan, ha? Ikot dito, naliligaw pa tayo? Hindi, sir. Ano, hindi ko lang mahanap yung shop. Oh. Eh, iniba mo lang salta, ganun din yun eh. Kasi sir, nandun yun dati eh. Eh, siguro lumipat. Ah, mabuti pa sir, tingnan natin sa banda doon. Benji, na, ayoko na, napapakot na ako. Oh, sige, ako na lang titingin. Dito ka na lang, sir. Sige. Sandali lang ah. Elsa? Elsa! Sir! Oh. Wala din dun eh. Hindi, okay na. Hindi tayo bibili. Sorry, sir, ha? Kasi tagal ko na. Hindi, ikaw. Basta halika. Umalis tayo. Kailangan tayo umalis. Ba? Oo, tumayag ba ako?
na ayaw mo? Eh, hanggang ngayon, wala pa rin yung cheesecake ko. Ito na nga, oh. Pinapagawa ko kay Elsa yung cheesecake na yan. Oh, sabi mo? Akala ko ba para sa coffee shop yan? What coffee shop? Oh! Uwi na ako! Ako na yan. Di! Elsa! Di! Elsa! May kick ka ba? Chinelas gusto mo? Alam niyo ba kung ba't malakas yung mga ano, yung Facebook, yung Twitter, yung YouTube? Kasi lahat ng tao naghahanap ng attention. At sa mga social network, ay ang daling magpapansin eh. Kaya nga yung iba kung ano-ano na lang ginagawa para mapansin lang sila ng kung sino-sino. Kaya lang yun nga mahirap eh, kung sino-sino lang talaga pumapansin sa'yo eh. Hindi mo naman kailangan yun kasi hindi mo naman sila kilala eh. Mas importante, attention ng mga taong mahal mo. At kagaya ng pagmamahal, mas madaling makakuha ng attention kung hindi ka madamot magbigay nito. Ay, ayan, kamatis. Lagay nyo na lang dito, ha. Mimi! Uwi ka na ba? Ay, oo, sorry. Halika na, sabay ka na. Sige. Oh, ano? Let's go! Okay.